Ang Panginoong Diyos po natin hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Salamat sa Panginoong Diyos sa buhay mo, kapatid. Ngayon naman, samahan mo ako, kapatrol. Punta tayo sa mga bus station. Panalangin natin ang mga pasahero na babiyahe. Bahagian natin sila ng salita ng Panginoong Diyos. Mapakilala po pala ako, no? Ako nga po pala si Police Corporal John Clark Lorilla. At ako rin po, isang pastor din po. So I'm not here para mag-promote ng religion. I'm here para po magpaalala at ipanalangin kayo. So bago po ako mag-anala, magpaalala, manalangin, eh may papasahin po muna ako sa inyo, no? Mula po sa libro po ni Isaiah, chapter 41, verse 10. Sabi po rito, ako'y isa sa iyo. Ang salita po rito ay ang Panginoong Diyos. Ang salita ng Panginoong Diyos ay para sa lahat. Naniniwala po ba kayo ron? Amen? Sang amen nga po ba dyan? Okay. So sabi ng Panginoong Diyos, no? Isipin natin tayo ang pag-usap dito. Ako'y isa sa iyo. Huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Malalakasin kita at tutulungan. Iingatan at ililigtas. Ang Panginoong Diyos po natin hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. So yan yung po na panalangin ko po kayo, no, sa mga oras po na to. Huwag kayong mag-alala, wala pong sobre akong ibibigay dito. No? Hindi po ako tulad ng iba pagkatapos mangaral, magbibigay ng sobre. Diba? Hindi po ako ganun kasi ang salita ng Panginoong Diyos ay hindi pinapangalakal. Tama ba yun? Ang salita ng Diyos ay binibigay ng libre. Ang salita ng Panginoong Diyos ay tinatanggap ng libre. At hindi dapat pinapangalakal ay hindi ipinagbibili. So yan yung po na ipanalangin ko po kayo sa oras na ito. At ganoon din po, kung kayo po'y mananalangin, ipanalangin nyo rin po ng sabay ang inyong mga mahal sa buhay na may mga karamdaman sa oras na ito. At ipanalangin din po natin ang ating mga kababayan na may mga karamdaman na pumarap sa isang napakatinding problema. Okay lang po ba yun? Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Nakasama ko po, Panginoon, ang inyong minamahal dito sa bus na ito. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito na ikaw ang maging sentro ng buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang maging kagalingan po, Panginoon, sa lahat ng aming mga karamdaman. Physically man and spiritually, Lord, I believe that you are the great healer, Panginoon. At wala pong kaya na sino, anong bagay ang tutumbas po sa iyong katakilaan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito kami po ay sumusuko sa inyo. At isinusuko din po namin ang aming buhay sa inyo sa mga oras na ito. Ang aming mga pangamba, ang aming mga paghihirap, sapagkat Panginoon, ikaw lamang ang tanging makakalutas ng problema at paghihirap ng bawat isa. Wala na pong iba. Kaya Panginoon, sa oras na ito, kung sino man po Panginoon na may mga karamdaman sa iyong mga minamahal, dito sa sasakyang ito, Panginoon, hindi masasakyan ito sa buong mundo, Panginoon. Dalangin po, Panginoon, ay ikaw ang maging kagaling ito. Ikaw, Panginoon, ang maging kalakasan po namin sa tuwing kami po ay nanghihina. Maraming salamat, Panginoon. Dinadalangin din po namin ang mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay ng mga namasakay dito, Panginoon. Na ikaw ang siyang magpagaling, Panginoon. Ano mang trangkaso, COVID-19, Panginoon man yan, o ano pa mang klase ng variant ang tumama, dalangin ko, Panginoon, ang kagalingan po nasa iyo. Lord, I believe that everything that happens in this world, Panginoon, hindi man namin alam ang iyong purpose, hindi namin alam, Panginoon, kung ano man ang iyong kung naman po, Panginoon, ang iyong plano. But then again, Lord, magtitiwala kami sa iyo sapagkat alam namin na ang iyong kalooban at ang iyong will, Panginoon, ang siyang pinakadakila sa lahat. Kaya maraming salamat, Panginoon. Let your will be done in the lives of many of us, of all of us, Panginoon. Today, you will be the center of our lives. And today, Lord, we will surrender everything. Maraming salamat sa iyong lahat ng kapurihan, karangalan at pagsamba. At ito po'y aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon.